Ako naman si Alan Liano. Ayan, nakatira kami dito sa Barangay Malino, Yabong, Western Samar. Ako ay si Maria Biwardi Liano, 38 years old, nakatira dito sa Malino, Yabong, Samar. Meron kaming tatlong anak na puro lalaki. Yung pangalan kasi dapat talaga disiplinahin kasi ano na siya eh, kasi matured na. So, mas tumash yung level up ng pag-turo sa kanya. Yung pangalawa naman, medyo ano muna, bawas-bawas sa pagka-ano, stricto kasi bata pa naman dun sa kakulitan. Yung baby naman, ano lang, pagmamahalan muna, ipapakita niya pa kailangan ay ano, ituruan kasi hindi naman nakakaintindi pa kasi 2 months pa lang. Tama lang po dapat yung pinapakita natin pagka ano ira paghihigpit, pero dapat yung nasa tamang ano lang po paggabay kung ano man mga desisyon natin sa buhay na ginagawa natin para sa kanila. Ayan, pero at least may pasalamat pa rin ako sa kanya kasi bago kami matulog nagkukwento naman. Pasalamat, parang hindi na full time talaga na makasama sa bahay. Hindi gaya dun sa pangalawa na diretso pa sa bahay. Yun, okay naman para sa akin kasi nakikita ko naman na nag-open sila kung ano yung gusto nilang gawin. Tapos ginagawa din nila yung mga itinuturo namin na dapat nilang sundin para sa amin. At para din yun sa kanila, ikabubuti. Kasi kailangan talaga magtulungan. Kasi kung isa lang talaga, lalo na mahirap ang buhay, kailangan talaga magtulungan. Dapat may trabaho din siya. Tapos ako na nandun sa bahay, dapat mayroon din ginagawa para makakatulong. Kasi dapat equal. Tama po. Halimbawa, pag ako galing sa trabaho, ako naman po, tumutulong din ako sa mga gawain bahay. At ginagawa ko rin kung ano pong ginagawa ng babae. Halimbawa, support sa po, naglalaba yun, ganyan. Tinutulungan ko din po kasi hindi naman po lahat ng oras, hindi po siya pagod. Naalala po namin is yung paano mo ipapakita sa mga anak mo yung pagmamahal. Ayan, kung paano, ano yung mga paraan. Kasi dati kasi wala pang parenting, syempre puro kay sigaw, ganito, ganyan. So ngayon natutunan namin na kailangan din pala i-adjust din. And then kailangan din na ipapakita mo yung pagmamahal, hindi lang sa support na gusto nilang dun sa school or mga sports, mga ganyan. Dapat support din na dito sa loob ng bahay, na kung minsan may gusto sila, na hindi namin minsan nasusuportahan kasi syempre may maliit, may kasunod. Ayan, dapat pala, kailangan mo din pala pagbigyan kahit na malaki na sila, kahit iba-iba na yung label ng mga edad nila. Dapat nandun pa rin kami nakasupport, tapos pakita na lang din yung kung paano yung mga mahal, ayan, pagyakap, paghalik, ganyan, kwentuhan, soft voice lang dapat ang makipag-usap, mga ganun na yung natutunan namin. And then, yung mga material na bagay na binibigay ng Save the Children, isang malaking bagay din yun na nakatulong sa amin. Pero mas malaki talaga yung mga tinuro nila na mga magagandang asal na para i-apply dun sa mga, paano ipakita ipagmamahal sa anak natin.